in no particular order. Ibibigay ko po ang mga rason bakit hindi natin dapat baliwalain ang prophecy. Good morning, everyone. Join me as we explore the importance of prophecy. Maraming mga taong binabaliwala ang prophecy. Sabi nila, hindi naman daw natutupad agad. Yung iba naman, pinagkikipit-balikat na lang. Tignan nyo, hindi naman nangyari, hindi naman natuloy. Sa mukha ko po nila sinasabi yan, minsan. So ako naman po, bilang isang mananampalataya, alam ko ang nakalagay sa ikalawang Pedro, na ganito po ang nakalagay, paparaphrase ko na lang po. Sila yung mga tao na nagsasabi na nasaan na yung ipinangakong pagdating ng inyong Panginoon na hanggang ngayon na hindi pa natutupad. Ito yung mga tao na parang sinasamantala nila, hey, wala pa naman, gawa tayo ng gusto nating gawin. Pero tulad po nung nangyari sa days ni Noe, ni Noah, no? During the Old Testament times, you know what, hindi po ba ninyo alam na yung pagbuo ng arko, kung talagang sa sobrang haba ng buhay ng mga tao nung araw, you know what, binuo po nila yung arko, yung ark, 100 years. So, 100 taon na binibigyan ng Panginoong Jesus ang buong mundo ng pagkakataon para magsisi during that time. Pero pinagtawanan lamang nila ito. At mababasa natin sa Bible, pinapasok ng Panginoon sa pamamagitan ni Noah lahat ng mga hayop na pares-pares doon sa loob ng arko. Siyempre, at mababasa natin doon, at isinara ng Diyos ang arko. You know what? Nakalagay sa Revelation, ang anumang isara ng Panginoong Jesus, walang makapagbubukas. At anuman ang buksan niya, walang makapagsasara. Kamay ng Diyos yon, kamay ng Panginoong Jesus yon, ang nagsara sa arko. So, nung nakasara na yung arko, wala na. Doon bumuhos ang ulan. Doon nila na-realize, huli na ang lahat. Si Yanuka, sumikat noong September. Ngayon, lalaos na, hindi na pinag-uusapan. Yung red heifer, hindi na rin napag-uusapan. Kasi ba naman, may mga tao minsan na piling nila yung kamay nila ang gagawa, yung kamay nila ang gagawa para matupad yung mga prophecy, nagkakamali po sila. Matutupad ang prophecy sa pamamagitan ng kamay ng Panginoong Jesus, hindi sa kamay po nila. Amen? Hindi na pinag-uusapan ang Yanuka, hindi na pinag-uusapan yung ganito, yung ganyan. But it doesn't mean na hindi matutupad ang prophecy. Nakita ko po kasi pagkatapos ng COVID, parang unti-unting gustong bumalik ng mga makamundong tao dun sa mga gawain nilang mahahalay noong bago mag-COVID. Well, sa oras na hindi mo ini-expect, doon darating ang distraction. Pero, ang maganda po niyan, kung nasusundan po niyo yung mga pag-aaral natin, magra-rapture muna, tatanggalin muna tayo mga mananampalataya rito, at doon ipapakilala ang man of lawlessness. Sa ibang salin, sa ibang tawag, Antikristo. Mangyayari po yan, mga kaibigan. Pero ang good news, hindi natin malalaman kung sino yung Antikristo. Again, ni-rapture na po tayo. So now is the right time. Habang hindi pa nagra-rapture, now is the right time na tumanggap sa Panginoong Jesus. Now is the right time na wag nang magpatumpik-tumpik. Now is the right time to receive Jesus. Hindi ko mo parang nagluluwat. Kasi parang nakita ko po, parang bumabalik na naman sa dati yung mga ginagawa nila. Ganun. Pero kung titignan mo naman po yung mga pangyayari sa mundo ngayon, sobrang init. Hindi ba nila napapansin yan? Hindi ba nila napapansin yung mga kakatwa na mga nangyayari? Yung demonyo ipinarada? Ang Diablo sinamba sa Grammy? Ngayon para nagiging common na lang yan at yan ang nakakabahala. Amen? Sa kabila ng mga senyales na yan, hindi nila pinapansin na yan ay mga senyales na ibinigay ng Biblia, especially sa Book of Revelation. Nakakabahala. Amen? Sa gitna ng mga yan, natutuyo ang Euphrates, natutuyo ang mga Adam sa Amerika, kabi-kabila ang giyera, ano pa? Sige, ano pa yung mga nakikita natin sa paligid ngayon? Yung mga yan ay hindi pasapat
para makita natin na iyan na mga senyales. Pero sabi ng Bible, hindi pa yan ang the end. Of course, umpisa pa lang po yan ang birth pangs. Pero yung birth pangs, ayan po yung Great Tribulation. Hindi mangyayari yan hanggat nandito tayo. Tayo mga mananampalataya. Okay? So, nais ko pong sabihin po sa inyo, sa dami na po ng mga nangyayari, ang daming lindol na natatala ngayon. You know? Sobrang init ng panahon. In fact, meron tayong Super El Nino. Walang dahilan para pagdudahan natin ang Bible prophecy. Matutupad. At matutupad po yan. Pero ang maganda po niyan, hindi na natin aabutin yung Great Tribulation at saka in Tribulation. The Lord will rapture us. Habang nandito pa tayo mga mananampalataya, isipin po natin yung kapakanan ng mga hindi pa mananampalataya. Isipin natin yung pag-asa na makarinig sila ng gospel sa mga pamamagitan po natin mga anak ng Diyos na naligtas during the church age. Tayo po ang pag-asa ng mga taong yan. Of course, si Jesus ang pag-asa, pero tayo po ang gagamitin. Tayo ang kamay ng Panginoong Jesus. Tayo ang kanyang instrumento para ipahayag ang kanyang biyaya para sa mga taong yan. Again, mangyayari at mangyayari yung mga nakahula sa banal na kasulatan. Sa oras na hindi mo inaasahan, magra-rapture po. At kapag ka na-left behind ng isang tao, at yan taong yan ay nag-reject sa gospel of grace during the church age, wala na po siyang pag-asang maligtas during the Great Tribulation. Sapagkat yung mga tatanggap po sa Panginoong Jesus doon sa Great Tribulation, yung mga una makakarinig ng gospel sa Great Tribulation, sila po ang maliligtas. Sapagkat sila po ay maliligtas not by grace anymore but by works. Yan po ang basihan ng sukatan ng salvation during the Great Tribulation. By works, not by faith anymore. Kaya, nakalagay sa Bible, if you heard His voice, don't harden your hearts. Accept Jesus now. Now is the right time. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video. Napaka-importante yung video po nito. Marami pong nagkikibit-balik at nagbabaliwala sa prophecy. Bagay na mangyayari sa ayaw nila at sa gusto. Thank you, and Jesus truly loves us all.